اهلا، كيف حالك؟ كيف الحال؟ I'm excited to share to you that I will start my fitness journey and this is my first day. Oh yes, you heard me right. My fitness journey. By the way, this is the fourth floor where all the amenities and recreational activities are located, such as basketball court, football, bowling, billiards, at hindi rin mawawala dyan syempre ang swimming pool. But 1 year na kami dito pero hindi pa kami nakalaon. Let's go inside the ladies gym. April 2024, 65.25. That's my weight. Allow me to document how I look like. Hoping in the next coming months, magkakaroon ng magandang comparison. Hoping lang naman. Tatignan natin kung talagang magkakatotoo ang comparison na yan. Pero, syempre, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Kaya nga tayo nag-start ng journey ito. As you can see, evident din ang mommy pooch natin dyan. Pero hindi naman sa pag-justify, no? Pero, meron tayong dalawang cesarean section operation. So, ayun. Ginastify ko pa rin. Anyway, before ako nag-start ng journey na to, I did my blood works. And thankfully, within normal limits naman lahat. Ang nakapagpamotivate lang sa akin na mag-start ngayon, kung napansin nyo sa previous vlog ko na nagkaroon ako ng carpal tunnel surgery at nagkaroon din ako ng PT sessions sa aking right shoulder. I felt last year, medyo nagde-deteriorate na yung health ko and I am in my late 30s na rin. So, I think it's about time para bigyan naman natin ng konting attention ang ating physical health. Bago rin ako pumunta ngayon, nakapag-research na ako ng mga exercises para sa mga target areas na mga gusto kong itone, gusto kong ma-improve, at yung mga exercises na beneficial para sa joint pains ko, yung backache, yung knee pain, yung shoulder pain, at kung ano-ano pang mga joint pains na meron ako. Handami kasi. At syempre, expect natin kinabukasan na very, very sore tayo. After sa ladies gym, lumipat naman ako dito sa men's gym. Kasi meron silang mga equipment na wala sa amin. One of the goals that I have in mind also is being able to lift my own body. So far, sabit-sabit na lang muna tayo. It will take a lot of core strength to do that as per my research. So, hinay-hinay muna tayo since first day pa lang naman natin. Right. After 1.5 hours in the gym, ito magpe-prepare naman tayo ng ating hapunan. And since this is a fitness journey, we all know that exercise and diet goes hand in hand. At sabi nga nila, you can't outrun a bad diet. Kaya kailangan mag-effort sa pagpili ng kung anong mas masustansya at beneficial para sa atin. Meron pa akong isang entry. It to live, not lived. Diba? Mga na-absorb natin yung mga fitness quotes na yan. Kaya yan yung mga pang-inspire sa atin para maitawid ang fitness journey na ito. Almost done na tayo. Half-cook na ang salmon. So, after nyan, lalagyan ko lang ng konting sauce pa. Para maging mas masarap ang ating salmon at magkaroon din yung kabilang side. So, almost 6:30 na at pauwi na rin si hubby niya, sabay na kami mag-aapunan niya. Ini-encourage ko na rin siya na pumasok sa fitness journey na ito, pero hindi pa siya ganun ka-open dahil close pa siya.
Anyway, baka inaantay niyo lang na magkaroon ng changes sa akin bago ko siya ma-encourage na sumama sa aking fitness journey. Hopefully rin. Yan. So, ako lang ba or kayo rin na habang nag-aantay ng mga lutuin, panay-tanay na yung paglilinis ng kusina para after dinner, mas konti na lang yung ating pagkusin. Bakit ganun, no? Tayo na yung nagluto, tayo na nag-prepare, tayo pa rin na magbukas. Anyway, matapos na ang baked salmon, lalagyan na lang na cheddar cheese para maging kompleto na ang kanyang pangalan na Baked Cheesy Salmon. O, diba? Tada! This is our sumptuous dinner for tonight. Kimchi tofu soup with baked cheesy salmon and baked vegetable. Thank you for watching! Masalamat!